Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus kay Nicodemo, kung paano itinaas ni Moises ang ahas doon sa ilang, kayo hindi naman, kailangang itaas ang anak ng tao upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos, ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa libutan ng ilaw, ngunit inibig pa ng tao ang dilim kaysa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang mga gawa, ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw, sa gayon nahahayag na ang kanyang mga ginagawa ay pagsunod sa Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isa daw sa mahirap saguting tanong ay ang tanong na, how do we measure love? Ang pagmamahal nga ba ay nasusukat? Ako, ang dami ng mga librong sinulat, mga pelikulang napanood, nakinig tayo sa mga istorya sa radyo, nabasa sa mga libro tungkol sa tanong na ito, kung bakit hanggang ngayon ay parang wala tayong makitang sagot na eksakto. Eh kasi naman, love is an emotion. It cannot be seen. It cannot be touched. And love is experienced differently by everyone. Kaya mahirap malaman. Nevertheless, kung paanong ang ilang mga bagay ay may palatandaan na sa unang tingin mo pa lang, mahuwakan mo, makita mo, mabuhat mo, natatansya mo na ang sukat kahit paano. Ah, ganito yan, ganiri yan, ganun yan. Ganun din ang love. Meron itong mga palatandaan na kapag nakita mo, ay matatansya mo na kahit papaano ang pagmamahal ng isang tao. Halimbawa, ang palatandaan ng concern. Ang taong nagmamahal sa'yo, matindi ang concern. Lagi yung mag-detect, iche-check ka, kakamustahin ka kapag hindi kayo laging magkasama. Kapag may sakit ka, labi siyang nag-aalala. Kapag nalulungkot ka, mas nahihirapan siya. Kapag umiiyak ka, mas nasasaktan siya. Nandiyan ang palatandaan ng respeto. Ang taong tunay na nagmamahal sa'yo, rirespetuhin ka. Hindi kanyan mumurahin. Hindi kanyan lulukohin. Hindi kanyan kahit paano sasaktan. Kasi the person who truly loves you sees himself, herself in you. Kaya kapag sinaktan ka, antimano, awkward na agad ng feeling niya. Kasi feeling niya, sarili niya ang sinasaktan niya. Nandiyan ang palatandaan ng kaligayahan. Masaya ka sa feeling ng iyong minamahal. Kahit kailan, kahit saan. In fact, pag magkasama kayo, kahit mga simpleng bagay, nagkakaroon ng kabuluhan. Alimbawa, ang libreng tumbler sa restaurant na inyong kinainan, ang keychain na kanyang bigay, ang resibo sa restaurant na inyong kinainan, ang ticket sa pelikula na pinanood yung dalawa at ang mga bariya sa jeep na sinakyan yung magkasama. Suddenly, nagiging mahalaga kasi may alaalala ninyong dalawa. Nandun din ang palatandaan ng oras, ng time. Sapagkat sabi nga nila, true love lasts. Pero hindi pa sa time, kundi quality time. Kasi po pwedeng 5 taon na kayo ng jowa mo, pero wala kang nararamdamang spark kahit papaano. Para bang ang buhay ay lumilipas lamang, ganun lang. As if you felt nothing. Kung papaano po pwedeng 5 buwan pa lang kayo ng jowa mo sa relasyong ito, pero as if you felt
everything. Sa ating ebanghelyo, mayroong isang palatandaan. At ito ay ang palatandaan ng sakripisyo. Sapagkat love is giving. Love is sacrificing. At sinasabi sa atin, maliwanag ha? Ganun na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan. Kaya ibinigay niya, isinakripisyo niya ang kanyang bugtong na anak para sa ating kaligtasan. Alam po ninyo, kapag pinagninilayan natin ang pagmamahal ng Diyos, lalo na ngayong magmamahal ng mga araw, madalas natutuon ang ating pansin sa ginawang sakripisyo ni Kristo para sa atin sa Kalbaryo, ang kanyang kamatayan. Tama lang naman. Walang masama dyan. Pero huwag natin kakalimutan. Sana makita rin natin ang ginawang sakripisyo ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan. Para mas ma-appreciate po ninyo, balikan natin ang story ni Abraham. Kasi madalas, dyan ikinukumpara kahit papaano yan eh. Natatandaan po ninyo yung pinaglilayan natin minsan kung paanong inalay ni Abraham ang kanyang anak na si Isaac. Kung babasahin po ninyo istorya, habang ang mag-ama ay papunta sa bundok ng Moriah, magtatanong si Isaac, "Pa, dala ko na po ang tabak, dala ko na rin po ang mga panggatong, nasan po ang ating inalay?" Nasagot ba yun ni Abraham ng diretso sa kanyang anak? "Anak, ikaw ang hinihingi ng Diyos. Ikaw ang iahalay. Ikaw ang papatayin." Nasagot ba yun ni Abraham ng diretso sa kanyang anak? No! Sa palagay niyo, bakit? Eh baka tumakbo. Ay, sabihin ni Isaac, "Eh ako pa, ay, come and get me, come and get me." Hindi niya habulin yun. Kulang na siya sa kalsyum. Baka atakihin pa si Abraham, di ba? Joke lang yun. Pero bakit hindi niya nasagot ng diretso? Sapagkat that time, parang dinudurog ang puso niya. Dinudurog ang puso niya sapagkat that time, hindi niya maisip, matanggap sa kalooban niya, isasakripisyo niya ang anak niya. Ganon katindi, pero mas matindi pa doon, di hamak, ang ginawa ng Diyos Ama. Sapagkat kung tutuusin, masakit nga ang pag-aalay ni Abraham kay Isaac. Pero sino bang pinag-aalayan? Ang Diyos naman. Ang Diyos na puro kabutihan. And besides, mahalaga si Isaac para kay Abraham. Pero para kay Abraham at para sa atin, sino bang mas mahalaga? Si Isaac o ang Diyos ba? Ang Diyos! Kaya kahit masakit yun para kay Abraham, kahit pa paano, magaan lang yun. Kung ikukumpara sa ginawa ng Diyos Ama para sa ating lahat. Bakit? Kasi madaling mag-alay, magsakripisyo sa isang gumagawa ng kabutihan. Mahirap mag-alay at magsakripisyo sa taong gumagawa sa iyo ng kasalanan. Romans 5 verse 8, "While we were yet sinners, Christ died for us." Ilagay natin to sa perspektibo ng ating pinag-uusapan. And paraphrasing this, ang ibig sabihin yan, habang tayo'y makasalanan, isinakripisyo, ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang anak para sa ating kaligtasan. Kaya mas matindi ang dihama sa ginawa ni Abraham. And we should appreciate that. Ang pagmamahal talagang hindi konkretong nasusukat. Pero makikita mo yan, ang tindi ng pagmamahal sa isang tao, kung gaano katindi ang kaya mong isakripisyo para dito. Mas matinding sakripisyo, mas matindi ang pagmamahal sa iyo ng tao. Kaya hindi ka rin papayag na mawala ang minamahal mo ng gano'n na lang. Kaya nga sa ating unang pagbasa, napansin po ninyo, bagamat paulit-ulit na nagkakamali ang bayang Israel, hindi nag-give up ang Diyos sapagkat gano'n nila siya kamahal. Ang patunay nito, ang dami niyang nagawa para sa kanila. Kaya nga sabi ni Santa Faustina sa kanyang diary, kapag tinitingnan tayo ng Diyos Ama, hindi niya tinitingnan ang mundo ng diretso. Kasi kapag tinignan ng Diyos ang mundo ng diretso, baka sumakit lang ang kanyang ulo. Baka magalit lang siya. Baka mainis lang siya dahil sa kasalanan ng mundo. Ang sabi ni Santa Faustina, kapag tinitingnan tayo ng Diyos, tinitingnan niya tayo sa liwanag ng mga sugat at pagpapakasakit, kamatayan para sa atin ni Kristo. Alalaong baga, pag tinitingnan ng Diyos ang mundo, nakikita ang kasalanan, pero naiisip niya, para sa kanila, ibinigay ko ang anak ko. Kaya
kaya gagawin ko pa rin ang lahat upang hindi basta-basta makuha ang mundo ng demonyo. Ganon. Kapag nagmamahal ka, nagsasakripisyo ka, at hindi ka papayag na mamawala ang minamahal mo ng basta-basta. Kanina, habang sinasabi ko yung punto ko tungkol sa mga bagay na ito, parang tumataas ang kilay ng iba sa inyo. May nakikita ba akong nag-uusap? Parang tinatanong, kinino kayang mag yun? Kinino kayang kitchen yun? Kinino kayang resibo yun? Kinino kayang ticket sa pelikula yun? Sino kaya ang may-ari ng mga bariyang yun? Ako. Ito ang pinakamahalagang bagay sa kwarto ko. Mawala ng lahat, wala lang ito. Kasi ito yung alaala ng taong minahal ko. At sa palagay ko, yung minahal din ako ng todo. Siya yung naisakripisyo ko talaga nang magpari ako. Isang napakahirap desisyon. Kaya nga kung may nagtanong-tanong sa akin, dati pa, na parang nagdududa pa, Father, lalabas ka pa kaya? Mag-aasawa ka, magkakapamilya? Ang lagi kong sinasagot ay isang matigas na, hindi na! Laki ng sinakripisyo ko para dyan. At ang laki ng sinakripisyo para sa akin ng Panginoon para dito. Aalagaan ko na ito. Puprotektahan ko na ito. Kayo din naman. Ang dami mo nang naisakripisyo para sa minamahal mo. Ang dami mo nang naisakripisyo para lamang maiayos ang mga anak mo. Ang dami mo nang mga hirap na pinagdaanan at pinagtisan para lamang maipaglaban ang iyong kabiyak. Ang dami mo nang tiniis na hinanakit, maging okay lamang all the while kayong magkapatid. Ang dami mo nang isakripisyong mga bagay na pinaglaban, manatili lamang ang iyong pakikipagkaibigan at ang relasyon niyong magkasintahan. In the same way, ang dami mo nang perang nagasta, ang dami mo nang gamot na nainom, therapy, opera. Ngayon ka pa ba mawawala ng pag-asa? Ngayon ka pa ba magsasabing ayaw mo na? Ngayon mo ba masasabing suko ka na? Kung kailan ka nandyan sa nata, kinalalagyan mo, sa sitwasyon mo, lumaban ka na, bakit hindi mo pa ituloy-tuloy ito? Don't get me wrong. Halimbawa, sa example nating may sakit, ayoko din naman yung puro aparato na lang ang nagsaksak sa buong katawan ng tao. Indeed, there should be a time to let go. To let the patient die naturally. But my point is this. Even that letting go, hindi yun pagkatalo. Even that letting go should not be a defeat. It's just that you cannot control it. It's just that you cannot avoid it. But the thing is, you still face it. Not as a weakling, but with a strong and fighting spirit. Yun ang punto. Kaya nga, di ba may mga atleta, kahit natatalo sa laban, pinapalakpakan pa rin. Kuminsan, mas pinapalakpakan pa sila kesa mga tumalo sa kanila. Bakit? Because they fought wholeheartedly until the end. Just the same thing. And so I'm sorry. Pupwedeng hindi ka manalo sa laban ayon sa inaasahan mo. Pupwedeng hindi ka pa rin gumaling sa sakit mo o ang mahal mo. Pupwede pa rin mamatay ito. Pupwede pa rin hindi tumino ang mahal mo. Pupwede pa rin hindi mabuo ang pamilya mo. Pero hindi na importante. Ang importante, sa kabila ng hindi mo kayang kontrolin ang lahat ng nangyayari, lumaban ka hanggang uli. You fight until the end. Hayaan mo ang iba, maging ang mga sitwasyon, ang mga pangyayari, ang siyang magsabi, either directly or indirectly, tapos na. Okay na, suko na. Hayaan mo ang iba, pero wag ikaw. Para wala kang pangsisihan sa buhay. Parang yun yung sinasabi sa ating gospel reading sa bandang huli. Ang Diyos gagawin ng lahat para sa ating kaligtasan, pero nasa sa atin. Kung yayakapin natin ang kaligtasang inaalok niya sa atin. And then, He can only do much. Nasa sa atin pa rin.
And so, like Jesus, like God, let us always fight wholeheartedly until the end for the things and for the people we love. Especially for them, we have already sacrificed a lot. Isang bagay sinisigurado ko. Para sa isang taong lumalaban hanggang dulo, maaaring sa mata ng iba, ikaw ay talo. Pero ang magiging pakiramdam mo, ikaw ang panalo. At tulad ng ating Panginoon, habang siya'y nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, maaaring sa paningin ng mga Romano, ng mga Hudyo, ng mga nagpako sa kanya, siya'y talo. Pero hindi yun ang kanyang pakiramdam. Ang pakiramdam niya, manalo siya, accomplished siya, sapagkat ang lahat ay inilaban niya, kahit pa bumitaw sila. So ganun din po sana ang mangyari, laban lang para sa minamahal. And besides, hindi ka sasamahan ng Panginoon sa laban na yan. Sa ngayon, only to leave you, pagdating ng panahon, hindi ganun ang Panginoon. Masamahan ka niya, basta lumaban ka, He'll always be with you because He'll always make sure na hindi masasayang lahat ng hirap. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito. Amen.